Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakakinakatakotang presidente sa buong mundo, si Vladimir Putin. Totoo nga ba na dati siyang spy na ala James Bond ang dating sa ahensya ng kinatatakutang KGB? Paano siya umangat sa posisyon mula sa pagkadukhang humahabol ng daga sa pagiging isang pangulo ng buong bansa? Tara, alamin natin sa history. Si Vladimir Vladimirovich Putin o mas kilala bilang si Vladimir Putin ay ipinanganak noong ikapito ng Oktubre 1952 sa Leningrad, Soviet Union, na mas kilala na ngayon bilang St. Petersburg sa Russia. Ang kanyang ina ay si Maria Ivanovna Shelomova, isang factory worker. Ang kanyang ama naman na si Vladimir Spiridonovich Putin ay pinili upang magsilbi sa Soviet Navy Submarine Fleet noong 1930s. Nagsilbi din bilang Destruction Battalion sa unang bahagi ng World War II at napalipat sa pagiging regular na sundalo hanggang lubhang masugatan noong 1942. At ang kanyang lolo naman na si Spiridon Ivanovich Putin ay isang personal cook para kay Vladimir Lenin at Joseph Stalin. Sino nga ba sina Vladimir Lenin at Joseph Stalin? Si Vladimir Lenin ay isang komunistang Russian na sumikat dahil sa pagpapasimula niya ng Russian Revolution noong 1917. Siya ang unang naging pinuno ng USSR o Union of Soviet Socialist Republic at itinatag niya sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan ng isang Marxist Socialism na tinatawag na komunismo. Si Joseph Stalin naman ay isang diktador ng USSR. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging industrial and military superpower ang dating lipunan ng mga mahihirap na magsasaka. Ngunit, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay namuhay ang mga tao sa takot at tinatayang 20 milyon o higit pa sa sarili niyang mamamayan ang namatay sa ilalim ng kanyang rehimen. Nang ipinanganak si Vladimir ay nagtrabaho din bilang isang cook ang kanyang ama. Galing man sa pamilya ng mga cook ay kadalasang normal na pagkain ang kinakain ng kanyang pamilya, gaya ng cabbage soup at pancakes. Pero sinisiguro ng kanyang ina na kada linggo ay gagawa ito ng espesyal na pagkain gaya ng karne na may kanin at curd tarts. Isa sa paborito ni Vladimir sa mga luto ng kanyang ina ay ang stuffed buns. Bunso sa tatlong magkakapatid si Vladimir Putin, ngunit hindi na niya nakilala ang dalawa pa niyang nakatatandang kapatid na sina Victor at Albert na parehong ipinanganak noong kalagitnaan ng 1930s. Si Albert ay namatay habang siya ay isang sanggol pa lamang at si Victor naman ay namatay sa sakit na diphtheria noong World War II sa panahon ng Siege of Leningrad ng mga pwersa ng Nazi Germany. Kinukonsidera ng kanyang mga magulang bilang isang blessing si Vladimir dahil nasa 40s na sila nang ipanganak ito. Kahirapan ang kinamulatan ni Vladimir. Hindi naging maganda ang kalagayan ng Leningrad matapos mamatayan ng 800,000 na katao dahil sa Nazi siege. Maraming oras ng kanyang pagkabata ang kanyang ginugol sa lansangan kung saan madalas siyang nakikisali sa mga away. At ayon pa nga sa author ng Of a Dissident, kabilang siya sa isang gang. Maliit si Vladimir ngunit mabangis ito makipaglaban. Paminsan ay hinahabol at hinuhuli din niya ang mga daga sa hagdanan ng kanilang tirahan na communal apartment sa 12 Baskov Lane. Itinayo ito noong 1950s, kaya't luma na at may mga sira. Ang communal apartment ay sagot sa housing crisis ng Russia pagkatapos ng Russian Revolution noong 1917. Mayroon itong 2-7 kwarto para sa isang pamilya na magsisilbi bilang kwarto, sala, at kainan nila habang pangkalahatan ang gamit ng kusina, hallway, banyo at telepono kung mayroon man. Setyembre 1960, sa edad na 8 gulang ay nagsimulang pumasok sa paaralan si Vladimir. Sa 6 na baitang ay nakahanap siya ng outlet para sa kanyang agresyon nang sumali siya sa sambo, isang martial arts sa Soviet Union na pinaghalo ang wrestling at karate. Kalaunan, sa edad na 12 ay kumuha din siya ng judo. Nais niyang gayahin ang mga intelligence officers na ipinapakita sa mga palabas at sa tulong ng kanyang sports coach ay nailayo si Vladimir sa pariwarang buhay ng pakikipaglaban sa lansangan. Ang grupo ng KGB ay nagmamasid sa mga nagpapartisipa sa sports na iyon ng Soviet Union. Impluwensya ng mga palabas at libro ay nangarap maging isang espiya si Vladimir. Hindi niya ito itinago at ang pagnanais na magtrabaho sa secret services ng KGB. Nais ni Vladimir na maging kagaya ni Sterlitz, ang bida sa palabas na 17 Moments of Spring, isang karakter na espiya, parang James Bond version ng Russia. Hindi naman ito itinago ni Vladimir. 21 taong gulang na si Vladimir nang ipalabas ang 17 Moments of Spring. Ginawaran ng 8 Dan Black Belt si Vladimir Putin ng International Judo Federation noong 2012.
Siya ang pinakaunang Russian na nakapagkamit ng ganitong honor. At noong Nobyembre 2013 naman ay ginawa rin siya ng honorary 9th Dan Black Belt Certificate ng World Taekwondo Federation. Ngunit binawi ito ngayong 2022 dahil sa pananakop niya sa Ukraine, habang ang black belt naman niya sa judo ay sinuspinde. Ayon kay Vladimir Yakunin, dating KGB Foreign Operations Officer, ang henerasyon nila ay lumaki na ang sentimiento sa pagkabayani noong World War II ay mula sa mga nobela ng kabataan na lumalaban kontra sa fascism at kabayanihan ng mga intelligence officer. Ang fascism ay isang uri ng pamumunong diktador na karaniwang gumagamit ng puwersa upang mamuno. Sa sugestyon ng isang KGB recruiter ay nag-aral ng kolehiyo si Vladimir. Kumuha siya ng law sa Leningrad State University noong 1970. Pagka-graduate niya noong 1975 ay sumali siya sa KGB at nag-training sa KGB School sa Okta, Leningrad. Pagkatapos ng kanyang training ay inilagay siya sa Chief Directorate kung saan trabaho niyang mag-monitor ng mga foreigner. Mahalaga sa magiging isang agent ang pagkakaroon ng maayos na trabaho at makapag-asawa at maging masaya sa buhay may asawa. Dahil kung hindi ay hindi nila ito lubos mapagkakatiwalaan. Dahil maaaring magtaksil ito, hindi yun magugustuhan ng ahensya. Nakilala niya habang nagtatrabaho bilang isang stewardess si Lyudmila Alexandrovna Shkrebneva. Nang nililigawan pa lamang niya ito ay hindi niya maaaring sabihin na nagtatrabaho siya sa KGB, kaya't ang sinabi niya ay nagtatrabaho siya para sa mga pulis. Nagpadala ng mga kaibigan si Vladimir upang testingin ang karakter ni Lyudmila. Kunwari ay gusto rin nilang makipag-date kay Lyudmila, ngunit napatunay naman nito na siya ay tapat. Sinagot niya ang lahat ng ipinadala ni Vladimir na may boyfriend na siya. Sapat na ito para maging proud sa kanya si Vladimir at maintindihan niya na gusto talaga siya ng babae. Nag-propose si Vladimir at pagdating ng 28 ng Hulyo 1983 ay nagpakasal na sila. Pagdating ng 1984 ay nagkaroon ng pinakahihintay na break si Putin. Ipinadala siya sa spy school sa Moscow. Matapos ang kanyang training ay inilipat siya sa Dresden, Germany upang mangalap ng impormasyon sa West. Nagkunwari siya bilang isang translator. Karamihan ng kanyang trabaho ay pangongolekta ng mga artikulo sa mga dyaryo na tumatambak lamang at ang mga ito ay ginagawa din mismo ng KGB. Sa kanyang pagtatrabaho sa Dresden ay nagkaroon pa rin siya ng isang tagumpay. Yun ay nang makipag-ugnayan siya sa isang Amerikanong sarhento na ibinenta sa kanya ang isang unclassified army manual para sa halagang 800 marks. Ngunit na depressive Vladimir, hindi niya inaasahan ganito ang kanyang magiging trabaho, ibang-iba sa kanyang pinangarap. Huminto siya sa pag-eehersisyo, bumaling sa alak at bumigat ng 20 pounds. Habang nagtatrabaho sa Germany si Vladimir ay bumagsak ang Berlin Wall at pinag-isa ang East at West Germany. Nawala lahat ng trabahong pinaghihirapan ni Vladimir at napilitan siyang bumalik sa pamilya niya sa Leningrad sa edad na 37 years old. Sa patuloy na pagbagsak ng mahal niyang Soviet Union ay walang nagawa si Vladimir kundi sumubok na lamang sa politika. Taong 1990 ay nagtrabaho siya bilang Advisor on International Affairs sa ilalim ng mayor ng St. Petersburg na si Anatoly Sobchak, dati niyang propesor sa kolehiyo. Ayon sa interview kay Vladimir, nag-resign siya sa KGB noong matapos ang isang kudeta sa Pangulo ng Soviet Union dahil hindi niya ito nagustuhan at ayaw na niya maging parte ng intelligence sa bagong administrasyon. Isa na siyang lieutenant colonel sa panahong ito. Sa parehong taon din ng 28 ng Hunyo ay naitalaga siya bilang head ng Committee for External Relations sa opisina ng mayor. Trabaho niyang mag-promote ng internal relations, foreign investment at mag-register ng business venture. Sa loob ng isang taon ay inimbestigahan si Vladimir ng City Legislative Council dahil sa korupsyon. Di umano ay pinaliit niya ang mga presyo at pinahintulutan ang pag-export ng mga metal na nagkakahalaga ng 93 million kapalit ng foreign food aid na hindi kailanman nakarating. Inirekomenda ng mga investigador na tanggalin sa serbisyo si Vladimir, ngunit nanatili pa rin siya sa posisyon hanggang 1996. Taong 1996, lumipat papuntang Moscow si Vladimir at napasali sa administrative staff ng unang pangulo ng Russia na si Boris Yeltsin. Itinalaga siya bilang deputy chief of the presidential staff. 1998, nakitaan ng potensyal si Vladimir, kaya noong 1998 ay itinalaga siya bilang director ng Federal Security Service, ang post-commission version ng KGB, at secretary of the Influential Security Council.
Nagawa naman ni Vladimir na i-modernize ang mga aparato para sa seguridad na kayang harapin ang mga bagong banta tulad ng organized crime, katiwalian at terorismo. Habang bumababa ang rating ni Yeltsin dahil sa palagi itong lasing, lumalala na ang kalusugan at napaparanoid ay siya namang pag-angat ng popularidad ni Vladimir bilang magaling na politiko. Nais pa rin ni Yeltsin na mag-iwan ng isang matinong kapalit upang maging pangulo ng Russia. Kaya naman noong Agosto 1999, itinalaga ni Yeltsin si Vladimir bilang acting prime minister. Kasabay nito ang pag-anunsyo na nanais niyang maging kapalit si Vladimir sa pagkapangulo. Sumang-ayon naman si Vladimir na tumakbo bilang pangulo. Ika-31 ng Disyembre 1999, bigla na lamang nag-resign si Yeltsin sa pagkapangulo at naging acting president ng Russia si Putin. Sa kanyang pag-ako ng posisyon ay una niyang ginawa ang nakatakdang pagbisita sa Russian troops sa Chechnya. At ang kauna-unahang presidential decree na kanyang pinirmahan noong araw ding iyon ay magagarantiya na ang kaso ng katiwalian laban kay Yeltsin at mga kamag-anak nito ay hindi na ipagpapatuloy pa. Ika-7 ng Mayo 2000, ginanap ang inaugurasyon ni Vladimir Putin bilang Pangulo ng Russia. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Vladimir Putin? I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.